bukas natin pag-usapan ang tungkol sa kaso mo, okay? Parang nakapagpahinga ka na. Pasensya ka na. Ang dami ko lang talagang iniisip ngayon eh. Ba, I understand. Birin-biro ang pinagdaanan mo at ang pamilya mo the past few days. Bart, maraming salamat ah. Hindi ko alam kung paano ko... Huwag magpasalamat. Besides, magsisimula pa lang yung kaso mo. We still have a long way to go. Rest up. We'll see you tomorrow, okay? Sige. Maswerte ka kay Bart. Mukhang handa ka niyang samahan saan man mapunta ang kaso mo. Magpahinga ka na. Sa mga nangyari sa atin, kailangan natin magpahinga. Para magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip. Kailangan hindi mangibabaw ang galit sa mga gagawin nating desisyon. Nakapag-desisyon na ho ako, Tay. Kailangan ko nang umabante mula sa puntong to ng buhay ko para maiwan ko na yung bagahe ng nakaraan. Para bumalik na rin sa normal ang buhay ko. Ang ibig mong sabihin, anak? Ano na ang napag-desisyonan mo? Kakausapin ko na si Madam Tay. Ako tunay na ina. Ano ba? Na dahil sa kumpanyang yun, nagkagalit kami ng tatay ko. At alam mo ba kung ano pinakamasakit? Namatay ang kapatid ko. Pinatay mo ang kapatid ko. Kahit na madalas pa akong mainis dyan kay Kutong Lupa, La, nako, hindi ko maiwasang maawa sa kanya ngayon. Kasi ito, isipin nyo, yung mga pinagagawa pala niya nung mga nagdaang araw, eh para sa anak niya, para kay Sophia. Pero ngayon, galit naman si pinsan sa kanya. Oo nga, pinsan eh. Ramdam na ramdam ko nga yung lungkot niya eh. Kasi kung kailan siya natutong magkaroon ng pakialam sa ibang tao, kung kailan siya naging mabait, saka naman siya nasasaktan ng gusto. Aba, magandang senyalis yan. Kapag ikaw ay nasaktan, eh, ang ibig sabihin nun, tao ka pa. May damdamin ka, may kapwa-tao ka. Ang ibig sabihin nun, ay pinalambot na ng pag-ibig ang puso niya. Oh, pinsan! Nadalo ka. Makikipag-ayos ka na ba kayo, madam, pinsan? Sophia? Pwede ba tayo mag-usap? Ah, Pinsan, marami pa tayong lalabas. Alaga, ah, dala! Dala, tala. Labas muna tayo. Labas muna tayo. Pinsan, limo ka na muna namin, ha? Nandiyan pa yung perang binigay mo sa akin, pati yung 15 million na dapat nabayad mo. Pero Sophia, sa'yo to, bayad ito doon sa pagtulong mo sa akin sa mission ko. Tapos na ang deal natin, hindi na kita matutulungan. Tsaka isa pa, patay na naman si Kevin eh. Sa kanya dapat yung pera na yan, kaya wala na yung silbi. Ito na ang huli nating pag-uusap. Ayaw na kitang makita. Kahit kailan. Ang pag-asa ng mundo, pag-ibig.
masaya ako para sa iyo, Kevin. Kasi alam ko, masaya ka. Ah, ganun, no? So, si Dig na lang talaga ang kasama niyo sa bahay nung panahon na yon. I see. Eh, wala na ho ba kayong balita sa kanya o kakilala na pwede natin mapagtanungan? Okay. Sige. Salamat, oh. Hindi ko naman pwedeng tanungin si Digna dahil patay na. Think, Leo. Think. How to find the daughter of Ana Manalastas. Siguradong magkakagulo ang mga buhay natin. But I see no other way of finding you. Anak, naisip ko na total, balik na ulit tayo sa dati nating pamumuhay. Balak ko sanang kumuha ulit ng basahan kina Aling Linda para makapagtinda ulit ako. Tay, pasensya na ho kayo, ha? Hindi ko naman ho inaasahan na aabot tayo sa ganito. Ayos lang ako, anak. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Pero, tay, wag ho kayo mag-alala. Maayos ko tong lahat. Aayusin ko yung kaso ko. Aayusin ko lahat ng problema natin para makapagsimula po tayo ulit. Hindi ko pa alam ngayon, tay, kung paano tayo makakabangon. Pero, kakayanin ko. Kahit pa isa-isang araw lang, nakayanin ko. Paano si Ana? Ang nanay mo? Paano siya ngayon? Matagal lang patay ang nanay ko, tay. Kasama na siya ngayon ni Kevin sa langit. Siya lang ang nanay ko, wala nang ibang.